What's up, konnichiwa? Magluluto tayo ngayon ng lecheflan. So, gagamit tayo ng itlog. Ang gagamitin ko ngayong itlog ay itlog ng gansa. At compared sa native na itlog, ito siya, yung regular na itlog. Tapos, another ingredient, syempre, condensed milk. So, tira-tira lang to sa mga ginamit ko. And evaporated milk, tira-tira lang din to. Sayang kasi, mahal mo bilhin ngayon. And lemon extract or lemon, and magic, wow, calamansi. Maalin man sa dalawa ang pwede nyong gamitin. Kumuha ng lalagyan, ng whisk, at strainer. Thank you.
Kanina, buo pa to. Pag-gising ko. My goodness, may kumain daga. Sabi ni Papa, lechunog daw, lechunog, kasi sunog na yung adnibal. Pero tingnan niyo naman lang yan. Munti na lang tira. Yun na to. Tikman niya natin. Tinog nga. Like, tinog kayo dyan. Ay, nako. Thank you.
moment of truth. Let's taste this one. Kita nyo naman. Yun. At ang ina na naman ang mga manok. Tandang dada. Di pa pa. Di pa pang. Ayos din ang kinalabasan. Oo, may part na mapait. Yung itong bottom. Pero, nagka-complement siya dun sa tabis ng pinakang... ito dito? Yung combination ng... Yung pinakang flan. Yan, leche flan. Sarap. Kahit na medyo sunog. Ayos siya. Minsan kasi, huwag kaya maging... maging judgmental. Huwag tayo mahusga sa kung ano man yung nakikita natin ng... ano... ang panglabas na inyo ng isang bagay. Pwede din ng isang tao. Sarap. Hindi natin alam. Mabuti pala siyang tao. Huwag tayo agad-agad magpapadala sa social media. Ang inintan ng social media kung ano yung nakikita natin. Hindi yung pag may nag-post agad ng isa na ganito, ganyan, may negative ko sa isang tao, ganyan, ganyan, isishare na natin. Pero, hindi pa pala natin alam yung tunay na story. Kailangan natin alamin yung two sides before we judge a person or a thing. Tulad nito, Lecheflan. Hindi yung mag-judge lang tayo sa appearance niyang sunog. Sabi nga ni Papa, lechenog. Pero, kahapon, nung tinikman to ni Papa, halos nakakalahati siya. My goodness. Halos nakakalahati siya ng lecheflan. Yung unang hango ko. Na as in sobrang pait nun. Ito yung pangalawang hango ko na. Ito yung mas makapal eh. Ayos naman texture niya. Ayos pala yung gansa. Yung itlog ng gansa gamitin. Ayun. Sarap. Pero, sarap. Kaya kayo, huwag kayong matatakot sa trial and error ng buhay natin. Okay, first time ko itong gumawa ng lecheflan. Promise. Oo, promise. Promise nga, first time ko itong gumawa ng lecheflan, kaya ganito to. So, sa susunod, na gumawa ako, alam ko na yung gagawin ko, hindi ko naiiwan yung paggawa ng arnibal. Kasi habang kumagawa ako ng arnibal, naghuhugas ako ng mga ginamit ko. Isa pang aral doon, pag may ginagawa kang isang bagay, mag-focus ka muna doon bago ka gumawa ng iba pang bagay. Depende na lang kung naglalaba kayo ng washing machine, sa washing machine. Okay, yun. Pero ito, pagluluto. Hindi sa lahat ng bagay pwede mong iwanan. Kasi hindi. Masasaktan ka lang. Ay, char! Anyway, paubos ko na yung lecheflan. So, yan lang. Sana maging aral itong video na to para sa inyo. Sana maging aral tong video na to para sa inyo. Hindi naman masamang sumubok eh. Gawin na lang natin itong lesson para sa susunod natin gagawin. Alam na natin, di ba? Alam na natin kung ano yung dapat gawin. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. I hope you like this one. At kung bago ka pala sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi